Hello! Welcome ulit sa isang session na naman ng pagtuturo ko ng gitara. Ang i-cover ko ngayon ay isang classic song na ang title ay Maalaala Mo Kaya? O sa English, Will You Remember? Ang nagsulat nito or composer ay si Constancio de Guzman na tubong Bulacan. Yan si Constancio de Guzman tulad ng nabanggit ko dati na si Miguel Velarde Jr. ay isa sa tinatawag nating triumvirate noong golden era ng Filipino songs ng early 20th century, 1930s onwards. Ano? Kasama nila si Dr. Francisco Santiago, kaya tatlo sila, na nagpalawig ng mga musikang Pilipino noong time na yun. At itong Maalaala Mo Kaya ay classic kasi hindi lang ito kanta, kundi ginamit din sa movies. Noong 1954, merong movie na Maalaala Mo Kaya na ang starring ay sila Rogelio de la Rosa at Carmen Rosales. Kung mapapanood nyo ito, ito medyo may pagka-tragedy yung movie. Pero meron pa rin mga modern movies na ginawa noong 1990s at merong mga TV series na ang title ay ganun din, Maalaala Mo Kaya. At hindi lang movies, marami na rin mga professional singers at recording artists ang nag-cover nitong kanta na ito. Itong arrangement na ito ay kay Maestro Jose Valdez galing sa book na Treasury of Philippine Guitar Music. So bago natin isa-isahin yung piyasa, tutugtugin ko muna ng buo. Okay, so yun yung buong piyesa. Ngayon, bago natin isa-isahin, discuss ko muna yung tuning. Ang tuning nito ay tinatawag na open G tuning. Kung mapapansin nyo, pag pinindot ko siya, pag nistrum ko siya, parang G ang tunog niya. Mostly. Kailangan pindutin ko itong third fret ng first string. So, paano ba nagagawa ang ganitong tuning? So, kung may standard tuned guitar kayo, no, yung E,
ibababa niyo sa D. So, magiging katono nito, yung 4th string. At bukod dun, yung 5th string, bababa niyo rin from A. A kasi yun, gagawin yung G. So, kailangan katono nitong 3rd string. Okay? Tapos. Okay, so yun yung unang-una yung gagawin. Kailangan itono nyo sa ganung tuning. So, parang open G. Hindi naman talaga open kasi kailangan i-press ko pa ito. Okay? Okay, so sa intro, no, ang intro niya parang katapusan nung first stanza. So, dalawang parts to yung stanza. At then yung refrain niya, nakalimutan ko sabihin kanina, no, yung refrain niya, actually itong kanta na to, pang duet to. Kaya yung may babae at lalaki. Yung, tapos meron pa palang parang bridge na babae lang kumakanta. Pagdating natin to, babanggitin ko. Pero sa umpisa, no, parang solo muna. Kung papakinggan nyo yung 1954 movies, makikita nyo yung kinanta nila Carmen Rosales dun. Okay, so intro niya, sabi ko nga, katapusan ng first stanza. So, yun yung intro. Ngayon, ang mga tips doon, ano? Okay, so, kailangan hindi mapuputol yung melody tulad ng mga lagi kong sinasabi. Papractice nyo yung switch niya kasi medyo eto kasi parang tumalon from here sa 7th fret ng first to 9th fret ng second string. Kailangan ganun. So, hanapin nyo lang yung fingering na comfortable kayo. Pero ganito dapat. Kailangan itong second naman mapunta rito sa A, ano? Kasi kailangan i-hold yun. A minor yun, eh. Stanza na. So, medyo may reach ng konting ganun. Tapos, bitaw. Again. So, vibrato nyo. Medyo parang hinahagod lang yun. Hindi nun. Hindi ganun. Parang parang pinapakanta niyo yung gitara. Again. Tapos ulit. This time, isa lang. Ganun din. Tapos intro ulit. Parang yung intro kanina. So, pagkakatanda ko, yung babae yata yung kumakanta sa umpisa dun. Tapos, magiging duet na to. Ito na yung parang refrain niya. Kaya kung papansin nyo, dalawa yung strings, no?
parang ano yan eh, minimimic niya yung ano, harmonization ng refrain. So ulit. Dahan-dahan lang. Slide. Make sure na yung bass sumusunod do sa melody. Nasa piyesa lahat yun. Pero kailangan tamaan nyo yung bass kasi yun ang nagbibigay ng buhay. Again. Kung mapapansin nyo, ginaganon ko yung bass. Kasi pag pwede rin ganun, pero kailangan papatayin nyo yung pag pinrest nyo na yung G, patayin nyo yung D. O ginagawa ko, pinapatay ko na kagad yung D. So parang style ko lang yun. Nasa sa inyo kung anong taste nyo. Tapos ulit. Napakaganda ng chord na yun. Kailangan malinaw. Pwedeng black chord. Pero ginagawa ko, para ma-emphasize, ginagawa kong rolled chords. Ito. So, yung dalawa yun, arpeggiate. Ako, ang sabi sa note, hold. Ang ginagawa ko, ginaganon ko eh. So, again, style ko lang yun. Ulit. Second time. So, practicing nyo rin kasi medyo nakabuhol yung naliri yun eh. Number 3 to sa A. Tapos, itong form nitong, itong 1, 2, and 4. Slide dito. Okay? Tapos, ito na yung, so duet yun, ano? Ito naman yung parang bridge niya, no? At dito, babae ang lalaki muna, tapos babae. So, yung unang saan na ba ako? Ito, lalaki muna. Babae naman. So, yun yung sagutan nila doon. Okay? So, paano ba tugtugin yung part na yun, ano? So, ito, yung simula nung bridge. Pareho yan. Pero sa piyesa, no, dito ka rin magsimula. Okay? Pwede rin dito, pero malayo. Tsaka yung texture, iba eh. So, dito raw. Habang copy nyo to,
Again. Ganun. Yung practice niyo yun. Again. Balik sa tempo. Okay, habang ito medyo malaking talento. Yun, ang practice dun. Ganun. Tapos bar. Bitawan tong numbers 7 dito, itong A. So, again. Okay? So, yun na slide there. Okay? Medyo hold dun. Tapos, diretso na naman tayo sa refrain. Pero kailangan din practice yan, ano? Makukuha nyo rin yun. So, ginagamit ko puro thumb, pero pwedeng hindi. Saluhin ng 10th sa, 10th fret sa 6th string. Yan, practice din yun. So, number 3 lang to, huwag yung gagawin, gagamitin yung 4, no? Kasi, magbabar kayo rito. So, medyo may stretch na, 12th fret ng 2nd string at 15th fret ng 1st string. G rin yan, eh. So, sa piyasa, itong yun daw ang harmonics, parang out of, parang hindi bagay. Kaya ginagawa ko G. Di ba pag G? Nang doon ko tinatapos. Okay, so yun yung buong piyesa at sana na may mga napulot ko sa mga pinakita ko. Pero syempre, kailangan alamin nyo rin yung totoong kanta tulad nga ng dinidescribe ko kanina. Kasi habang tinutugtog ko, ini-imagine ko kung sino yung kumakanta doon sa parts na yun, kung nag-harmonize sila o nagsasagutan, nagpapalitan. Kasi magandang i-apply sa gitara yun. Although yung audience siguro hindi nare-realize yun. Pero ikaw, as ikaw yung tumutugtog, medyo na-internalize mo yung kung paano i-express yung music. Dahil alam mo kung paano talaga kinakanta. So, again, makinig kayo sa iba-ibang version ng kanta. Meron mga solo version nito tulad ng mga latest recordings. Yung dinadescribe ko, yun yung napakinggan ko sa mga sinaunang mga recordings. Actually, closer to the original. Kasi buhay pa si Constancio de Guzman nung ginawa yung original movie. So, andun siya at siya yung nagsasabi kung paano tugtugin yung kanyang composition. So, mas gusto kong pakinggan yung mga luma. Kasi mas malapit sa intention nung composer mismo. Okay, so, yun lang gusto kong i-cover sa session na to. At kung meron kayong mga tanong at mga suggestions,
Padala nyo lang sa akin, ano, sa email, sa Facebook. Available ako at sumasagot ako dun. Okay? Salamat.